Good day sa inyo mga katropa ang Galgal, it's me again Birdes. So kung tatandaan nyo mga katropa, gumawa tayo ng nakaraan ng Wigwag Hazard. Yun yung ilaw na bis na magkasabay sila na nagbiblink eh nagpapalitan. So na-demo ko sa inyo kung paano siya gawin gamit tong dalawang relay, isang switching relay saka isang flasher relay. Tapos ang ginamit yung flasher relay, yung variable type na adjust yung blinking speed. So pinakita ko rin sa inyo yung mga wiring kung paano siya gawin. So sa mga makapanood ng video na to at hindi pa napapanood yung video ko sa paggawa ng Wigwag Hazard, pwede nyo panoorin mga katropa. Ilalagay ko sa description yung link ng video. Okay, so ngayon dito sa video na to mga katropa, gawa na natin yung Wigwag Hazard. Ang ituturo ko naman sa inyo, ang i-demo ko naman sa inyo kung paano siya i-install sa motor natin. Okay, so yun yung mga katropa, may apat na wire lang kaya rito. Itong dalawang dilaw na connected sa 86 saka sa 87A, yan yung papunta sa dalawang signal light. Hanapin natin mamaya kung saan natin itatap yung dalawang dilaw signal light. Tapos itong pula na naka-connect sa 30 ng relay, niligan ko na siya ng switch. Yan. Tapos additional na wire para ito yung magpapatay sa kanya pag aalan natin pag-anahin yung Wigwag natin. Tsaka itong blue, ito yung connected sa 85. Ito yung magiging body ground natin o negative supply ng relay. Okay, so para mahanap natin isa-isa yung mga pagtatapa natin, gagamit tayo ng test light mga katropa. Ito at connected yung test light ko sa ground. Okay, so una muna natin hanapin mga katropa yung linya ng left and right signal light. So hanapin natin kung saan magbibling tong test light. So una, i-on muna natin yung susi natin, okay? So, ang una muna natin hanapin mga katropa ay yung kanan na signal light. I-turn on ko yung right signal light. So, itong kulay green na wire yung right signal light natin. Yan yung papunta sa likod saka sa harap na signal light. So ang try naman natin hanapin mga katropa yung kaliwa. I-turn on ko yung kaliwang signal light. So ito mga katropa, yung kulay brown yung kaliwang signal light. So dito tayo magtatap sa dalawa nito. Okay, so para malaman nyo nga pala mga katropa kung connector ito para sa signal light, napansin nyo nandito yung switch ko ng signal light. Tapos may isang harness dito papunta sa connector. So dito tayo naganap ng left and right signal light. So itap na natin yung dalawang linya nitong wigwag natin, itong dalawang dilaw na connected sa 86 at sa 87A. Itatap ko sila dun sa brown saka green. Kahit magkabaligtad to, okay lang. So, inipit ko lang siya mga katropa kasi balak ko i-demo lang sa inyo. So, hindi ko siya balak install sa motor ko. Ma-demo ko lang sa inyo yung ginawa natin ng Wigwag. Okay? Tapos na install natin mga katropa itong red wire na galing sa 30 ng relay na may switch. Maglagay tayo yung switch dito, tapos yung kulay ng dulo niya open. So maghanap tayo ng linya na may ACC line o ignition on line, yung pag nakasusi yung motor may power supply. So yung mga pwede niyong pagkunan mga katropa, kagaya rito sa brake level switch, yan tinanggal ko. Meron ignition on dyan. Ayun. Ignition supply yan. Pwede kayo mag-tap dito. Or dito sa makikita nyong mga kulay light brown sa harness natin. Especially dito sa Mio, may kulay light brown dito. Ayan. So pag pinatay natin susi,
wala rin siyang power. Pero na-repose yung mga kulay ng ignition on o ACC line sa bawat model ng motor. Dito flash natin sa screen. So dito ko na lang muna siya lalagay dito sa linya ng brake light switch sa kaliwa. So, meron ditong ACC line o ignition on line. Dito po na ito po na. Panguli mga katropa, itong kulay blue na wire na connected sa 85 nitong relay. So pwede natin itap ng mga katropa sa mga black wire ng motor natin. Sa mga Mio, ang black wire is ground or negative. So pwede rin naman siya sa body ground. So ang gagawin lang muna natin, sa body ground ko lang siya muna ilalagay. So yan mga katropa, gumagana na yung wigwag natin. So yung ginamit niya pala natin dito na flasher relay ay yung variable type, kaya pwede natin i-adjust yung blinking speed ng relay. O yan, medyo bumilis. Tingin ko mga to, medium speed. So yan yung maximum speed niya. So siguro magandang setting natin dyan mga katropa, medium speed lang, masyado mabagal yung low speed. Pero depende sa inyo mga katropa kung ano yung magiging setting nyo. Low speed, medium speed. High speed. So yun lang mga katropa, madali lang gawin tong wigwag gasard natin at madali lang din siyang install. Kaya kung gusto nyo maglagay nito, basta nakuha nyo lang yung procedure na binigay ko, makukuha nyo maglagay nito. Okay, hanggang sa ulitin mga katropa. We'll be right back.